good morning mga palalabs, mga ka-YouTubers, mga ka-vloggers. Today ay gagawa tayo ng buntis na pusit. Meron nga ba nun? Buntis na pusit guys ay malalaman natin ngayon kung bakit tinatawag natin buntis na pusit. So guys, kailangan marami tayong ilalagay sa kanyang tiyan para mabuntis ang pusit. Okay, huwag na natin patagalin pa, kaya tara na. Guys, habang hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell para naman po tayo ay updated sa ating mga susunod na video. I-click ko lamang po yung all and then meron na po tayong mga next videos na mapapanood. Okay? Tara na! Umpisahan na natin! Una, syempre meron tayong pusit. Ito'y bubuntisin natin ang pusit para lumaki ang kanyang tiyan. Ang ating sikreto para pangpasarap sa ating pangbuntis na pusit ay patatas, celery, red bell pepper, green onions, carrots, luya or ginger, at onions. Natin ang oil, olive oil or any kind of oil. Ito ang pampasarap, lagi tayo merong powder vegetable or pwede din kayo gumamit ng chicken cubes, tunawin nyo lamang at i-mix. Paprika, ground paprika, ground black pepper, salts to taste, at ito ang ating toothpick pang sara ng ating bubuntising pusit. Okay guys, tara, umpisa na natin ang pagluluto. Una, kailangan natin ng bowl or mangkok. Ilalagay natin ang oil. Mix natin ang vegetable powder para matunaw siya. Mix natin ay paprika. And of course, mix natin ground black pepper. Ang amoy pa lang ay mabangula. And of course, salt to taste. I-mix lamang po natin siya, mix well. Ayan, okay na yan. And then, mix na natin ay ang ating mga iba pang ingredients na para ilalagay natin sa pangbuntis ng pusit. Okay? Una natin ay celery. Halo-haloin na natin lahat yan. Bell pepper. And then, onion leaves. Carrots. Garlic and onion. Sasama na natin lahat dyan, halo-halo. I-mix lamang natin ito para po ay ang texture ng kanyang fragrance ng bawat na ingredients ay maglabas. So, i-mix natin siya. Tapos, ilalagay na natin ang kanyang potato. I-mix natin siya kasama na yung potato natin at chopped. Kailangan nipis lang yung chopped nyo ng potato para pag naluto siya sa tiyan ay hindi siya matigas.
So, umpisa na natin po ang paglalagay ng kanyang ingredients sa kanyang tiyan para pag tinignan mo siya ay parang talagang namang buntis na pusit. Una, kukuha kayo ng pusit and then i-open lamang yung bunganga at ilalagay lamang yung ingredients. Ngayon naman ay sasaraduhan natin ito ng ating toothpick sa kanyang bunganga. Yan. Kailangan maging ganyan po siya para hindi po lalabas ang kanyang ingredients na nasa dyan. So, mix natin ay gagawin ganun din ulit. Ipapasok lamang ang ingredients sa loob ng pusit para po ay mabuntis. Hanggang sa matapos po yung kung ilang portion ang inyong gustong gawin. Napakasarap po nito guys. Pwede nyo gamitin pang party. Easy and fast to cook. Ipiprito lamang natin siya mamaya. So, ibig sabihin, pwede nyo pang handa sa mga party kung kayo ay may mga occasion at merong mga bisita. Ganun ulit, isasarado natin ang kanyang bunganga. Kailangan nang gagamitin yung squid ay yung ganito, walang balat, white squid, para po masarap at ito po ay malambot. Napaka-soft ng kanyang meat. Pag iyan po naluto ay pwede niyong kainin pati yung laman syempre ng tiyan dahil napakasustansya niyan, laman niya sa tiyan. Napakadali lang po niyang gawin, tusukin niyo lang yan, walang minutes, tapos second lang. Talaga namang may dating pag ito ang hinanda nyo sa inyong mga table at mga bisita. Napakaganda tignan at napakasosyalin. Pero sa murang halagang presyo lang, makakagawa na po kayo nito. Pwede rin pambinta sa mga, pwede nyo i-grill. Pwede pambinta sa mga inyong turo-turo or kung gusto po ninyong magtinda. So, ito na guys ang ating nagawa sa ating squid na buntis, pusit na buntis ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces po ang ating nagawaan white squid. Okay guys, alright, naluluto na natin. Ito ay tamang-tama sa mga 1, 2, 3, 4, tigi-isa sa 8 persons. Ayan. Kasi lalaki yan mamaya, magiging buntis.
20s na dahil may laman sa tiyan. So masarap ito guys at magandang preparation sa ating mga bisita. Magre-ready lamang tayo ng isang pan. Ito ulit ang gamit natin. Ito ay magandang panggamitin sa ating pagpiprito, parang grill pan, frying pan. So mas maganda dito iluto ang ating pusit. So papainitin lamang natin yan at ipaprime natin. Ito guys, pag gusto nyo po ng spicy, pwede nyo lagyan ito siya ng red chili, chopped red chili, and then you mix in all ingredients para po maging sharp. Pero ayaw ko ngayon kumain ng sharp kasi wala kami ngayon nilagay na chili. Ilalagay na natin ang oil para sa ating proceed ng pagluluto. So guys, mainit na ito. Pwede na natin ilagay. Siguraduhin nyo mainit yung ating oil. At ilalagay nyo sa low heat kasi para hindi siya titilamsik. Pag nilagay na yung pusit, ilagay nyo sa low heat. Yan, ilalagay na natin siya. Ito lamang po natin yan siya guys. Tatlo muna siya, lalagay natin, nakita niyo guys siya, naging buntis na yung pusit. Kaya tinawag natin buntis na buntis na pusit. Yan para hindi siya magtalsik. Kaya kita niyo guys sa loob, is buntis na siya, oh, lumubo na. Yan. Napakaganda tignan. Di pa yan guys, mamaya balik tali na natin. Ayan, si-check muna natin siya kung pwede na natin i-turn ba. Pag golden brown na yung color niya, pwede nyo na pong balik tali. Wow! Very nice color. Very beautiful. Pregnant is sweet. Buntis na pusit. Natatakpan ulit natin at hintayin natin maging golden brown ulit ang kabila and then done. So ito na siya guys. Kailangan lulutuin natin yung pusit. Sa kabila ay 5 minutes and then babalik ta rin natin pa golden brown na ng 5 minutes ulit. Luto na po ang pusit, so ito na, bubuksan na po natin. Ahinin na natin siya sa kanyang kawali. Yan, napakaganda. Ito na po yung 3 pieces na ating unang isinalang. So ngayon, lulutuin lamang natin ang lahat ng pusit hanggang sa maging ganito na siya. Napakaganda yan. Nakita nyo? Kaya parang buntis na pusit. Ang ganda. Nakalubo. Super pango. Ang sarap nito mamaya na mayroong mainit na kanin at sawsawan na masarap. Pag lumabas yung kunti na nasa tiyan guys, kailangan tatanggalin nyo kasi nasusunog nyo dyan, tatanggalin sa kawat, sasalain nyo and then bago nyo po ilagay yung pangalawang ulit salam. So, ito na, sasalang ulit natin ang pangalawang salam. Kailangan hinaan nyo lamang yung kapoy guys para hindi matunog yung kapoy. Pwede na siguro ilagay yung ating apat. Pag-iigit ang isa para isahan ng salang. Natakpan natin and then hintay natin 5 minutes. Pag golden brown na, babalik na rin lamang natin hanggang
hanggang sa maging ganitong color na siya. Okay? So, ito na guys, ang pangdalawa nating salad. Luto na siya. So, ahayin niyo na natin. Kailangan maging ganito ang color niya guys para luto yung ating squid meat. Ayan, kitang-kita nyo guys, talagang buntis. Talagang ang laki ng tiyan. Kaya matatawag natin buntis, ang lambot. Ang bango. Pag maitim na po yung inyong kawali guys, pwede nyo palitan ng oil at lagyan nyo ng fresh oil sa isang pan. Kulit kapag may natira pang lulutuin, palitan nyo ng malinis na pan at lalagyan ng bagong oil para hindi po masunog. Yan, pinalitan na natin ng bagong oil para maluto natin itong natitira pang dalawang piraso. Kailangan matanggal yung lumang oil. So, ito na guys, luto na siya. Ngayon ay titignan natin kung ano ang kinalabasan natin ng buntis na pusit. Maghihiwa po tayo ng isa para po ay ma-try natin kung ano po ang laman sa loob. Ayan. Wow! Oh my! Oh wow! Very, very good! Looks so good. Grabe, ang ganda. Hiwain pa natin para makita natin ang sa gilid. Oh my God. Okay, beautiful. Beautiful. So pretty. Ayan. Okay. Ayan. Wow. 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 So good. Ayan na ang ating buntis na pusit. It's ready to eat na guys. It's done. At syempre, eto na yung pinakamasarap, ang sausawan. Mayroon tayo kasamang sausawan. Ito ay gawa natin sa soya sauce na mayroong apple cider vinegar and garlic, meron siyang onions and onion leaves and little bit water, salt. Yan masarap ang samsa. Yan ang pampasarap natin. Okay guys, tikman na natin. That's it guys, ito na yung ating so yummy pusit na buntis. Napakaganda po. Yan. Okay. Ang ganda. At siyempre, sausawan. Titikman na natin ang ating buntis na pusit. Oh, very excited na ako guys. That's it. Thank you Lord for the foods. Malapit, sausawa. Masarap.
Oh my God. Tikman nyo ito gawin, guys. Napakasarap. Hindi malansa. Medyo crispy ang balat. Napakalambot. Napakasarap. Ang lambot. Super soft. Ang sarap, pati yung kanyang laman ng loob ay pwede mong kainin. Matamis-tamis. Siyempre, may sitron. Pipiga-pigaan ng konti sa ibabaw. Pwede nang panghanda sa inyong lamisa, lalo na pag mayroon kayong mga bisita. Kayo lang ang gagawa ay hindi na kailangan mag-order pa. So guys, thank you so much for watching. Please, if you like my video, thank you so much. And please subscribe and click the notification bell all para po tayo updated sa ating mga susunod na videos na lutong ating Melty, lutong nanay. Okay? I love you everyone and have a good day. God bless you and bye!